today's video, pag-uusapan natin kung paano itanim ang Rijkwaan Sharing a Healthy Future. Wow! Okay, baka naman kasi sponsoran tayo ng Rijkwaan eh. Today's video, Kristine Rz, Oak Leaf Lettuce. Okay, so nabili ko ito online. Ayan, so marami tayong supplier dyan online. Pero kung bibigyan tayo ng Rijkwaan, okay naman, tatanggapin naman natin ng buong buo. Okay, so ang nagturo sa akin ito ay si Neil. Ayan, taga Cebu. Ito yung nainganyo ako na kasi ang tanim ni Neil ay maganda talaga. So bumili ako ng Kristine Rz. Siyempre, tulad dati, Invicta na pelleted ang tinanim natin. So yun, maraming bumili kasi gusto nila. And Estrosa, nakita nila sa vlog natin at saka sa vlog ng iba. Maganda. Okay, so it is packed September 2020, last year. So Luctava Sativa ang pangalan niya, 82237. Hindi ko alam kung ano to. Okay, so saan ba galing itong seeds na to? Itong seeds na to ay galing sa, alam ko, Netherlands yata yung Rijkwaan. Okay, so i-research natin, google natin. Okay, so we have a seedling tray kasi pelleted ito. Ayan. So kung bubuksan natin siya, ayan. Okay, para siyang maliit na version ng pellet gun, yung bala ng pellet gun. Okay, so ito ay 1,000 pieces. Nabili ko ito ay about, I think 450 or 550. Okay, so I'm not sure, pero titingnan natin yung presyo, tamang presyo. Okay, so sisimulan natin sa paglalagay ng cockpit, Derek. Yan. Okay, ito ay bistay, mga kagulay. Yan o, bistay. Manipis na manipis. Napansin nyo, luma. Ayan. Lalagyan na natin si Kajerik. Ito ay 72 holes na seedling tray. So since testing lang to, titesting natin dito sa farm kasi iba-iba kasi yung klima. Iba-ibang klima sa Cebu. Iba-ibang klase ng ano. Ayan. At subukan natin siya sa dalawang nutrients, Master Blend at saka Prima. Yan, shout out Master Blend at saka Prima. Okay. So ilatag lang po natin ng maayos. Yan. Yan. Kristine Rz. Dito dulo. Daming nasasayang, no? Ipupulutin lang natin siya. Okay. Okay. So, tapos na po. Naayos na natin ang cockpit. Ayan. So, make sure maganda ang space para pagdilig natin mamaya ay hindi siya magkukulang ang kukupit. Kasi pag nagdilig, minsan ang kukupit pag hindi compact, pag dilig natin mamaya, bababa siya. Okay? So this time po, mga kagulay, since pelleted naman ang ano natin, hindi na tayo magbubutas na ganyan. Ganyan, bubutasan natin. Hindi na. Okay? Instead, ilalagay na natin siya isa-isa. Yan o. Yan o, patong lang. Okay? Patong lang, mga kagulay. Yan. Ayan. Kuha tayo. Ayan. Try ko. Ikaw na. Para maganda ang video natin. Ayan. Ganyan. Ayan. Sige. Patong. Hindi, hindi, hindi. Sige. Kahit umunang tamulan ng ano. Mamaya na. Yan, patong lang. Yan. Sige. Mamaya mo na i-bone. Yan. Pakita mo na natin ang step by step.
Sige. Iharap mo yung ano packaging na Kristine para siyempre baka sponsoran tayo ng ano eh Rijkwaan. Hop, dalawa doble, hindi pwede yan. 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 Gitna po, gitnang bahagi po ng seedling tray. Ano. Okay. Sige lang, continue lang. Mas madali po ito kumpara sa normal na lettuce po mga kagulay kasi ito ay nahahawakan natin ng maayos. Hindi tulad nung isa na traditional na hindi coated. Para siyang kuto, singliit ng kuto talaga. Ayan. So tuloy-tuloy lang yan mga kagulay. Ayan. 72 yan. Tapos mamaya isa uli. Bago natin siya diligan. Ano? Okay. So ayan po, kumpleto na. Ang susunod naman natin ay ibabaon natin siya konti. Okay? Tulad nito, nasa unahan. Ayan. Ibabaon natin siya. Papakita mo, Derek. Baon lang natin konti. Ayan o. Hop, tabunan natin konti. Ayan. Ayan. Baon lang. Ayan, ganun lang. Para kasi tutubo siya ng madali, mabilis. Kasi pag nakabaon yan na sobra, hindi siya tutubo ng mabilis. Oh, so tulad nun, sobrang baon. Oh, sige, oh, ahayaan na natin yan. Titingnan natin yan sa follow-up video. Okay. Napakadali. So sa mga nagyoyosi dyan, mga kagulay, iwasan po natin na magyoyosi tapos magtanim, magtanim ng magpaso. So dapat mag-alcohol muna kayo kasi merong minsan yung nicotine ay hindi rin pwedeng nakaano dyan sa seeds. Yan. Since coated siya, kahit na coated po, dapat po ay safety. Yan. Okay, babaon. Kasi maraming ibon dito mga kagulay. Ibabaon natin. Continuous lang po. Ayan. Bigyan mo ng bibo. Ayan. Kristine Rz. Din ko kay Neil at saka yung mga tropa namin na Master Blend. Ayan. Nainganyo ako sa kanya. Taga Alcantara, Cebu. Okay. Ayan o. Oh. Oh, sobrang baon rek. Baon na baon kay. Ayan. Ayan. Right. Okay mga kagulay. So anong gagawin natin dito? Since hindi natin na lahat nagamit, isisild lang natin siya. Ayan. Tapos ilalagay natin siya sa chiller sa malamig na temperatura upang mananatili siyang tutubo pa rin siya sa susunod na gamit. Okay? So okay na mga kagulay. Ayan. Itong mga excess na to, alisin natin. Yan. Tapos ibalik natin siya sa lalagyan. Okay? Para hindi masakyan. Ang susunod natin na proseso ay pagpapatubig. Yan. So papakita ni Jeric kung paano magpapatubig. So ang ginamit namin, ang gagamitin natin pala ngayon ay bote ng soft drinks. Tapos binutasan namin. Ayan.
ito lang yung pagpapatubig natin. Tubig lang siya mga kagulay, wala pang ano dyan. Pure water only. Ayan o. Dahan-dahan, Rek. Ayan, para masundan natin. Basang-basa po mga kagulay ha. Basang-basa. Okay. Isa pa. Last one. Ayan o. Sobrang basa niyan. Okay. Tapos, ilalagay na natin siya doon sa naaarawan. Kasama mo to. Hindi, ganyan lang, ganyan lang. Okay. Ilalagay natin siya dito. Yan. Kung saan nasa ng magandang araw. Yan. Kagulay. Okay na yan dyan. Okay. So, tapos na po. Ganun lang po kasimple ang pagtatanim natin ng Invicta. Ay, hindi. Kristine Rz. Okay. So, hindi siya disabog tulad nito. Kasi pelleted siya eh. Siyempre, mahal yung pelleted. Kaya, hindi ganito disabog. Okay. So, napansin nyo guys. Meron kaming interval per day. Okay, so ito ay nandito yung araw, sikat. Sisikatan talaga siya. Red lettuce. Ayan. Okay, so magkita-kita tayo sa susunod na tutorials. Maraming salamat po sa inyong lahat.